Patuloy na naghihintay si suspended Cebu Governor Gwen Garcia kung maglalabas ang Court of Appeals ng temporary restraining order laban sa kanyang suspensyon. Pero ang korte sa Huwebes pa tatalakayin ang hiling ni Garcia. Mula sa Kapitolyo ng Cebu na Katutok Live, si Michael Pahati. Michael? Maaking hindi nga pa rin malinaw kung kailan mareresolba ang sitwasyon dito sa Kapitolyo ng Cebu. Kasi sinabi na nga ni Suspended Governor Gwen Garcia na hihintayin niya ang desisyon ng Court of Appeals. Pero ang korte, wala pa rin nilalabas sa temporary restraining order para pigilan na kanyang suspension. Lumipas na ang Pasko at bagong taon pero 15 araw nang walang alisan si Garcia sa kanyang tanggapan dito sa Kapitolyo. Hinihintay niya ang resulta sa kanilang ipinitisyong temporary restraining order laban sa kanyang suspensyon. Sa ginawang presko ng tagapagsalita at anak ni Garcia, hiniling niyang sanay magkaroon na ng linaw at makita ng korte na illegal umano ang ipinato ng suspension order laban sa kanyang ina. Umaasa silang makakakuha sila ng TRO, pero kung madidismiss man ang petisyon... Well, if the TRO would be denied, Governor Gwen has expressed since day one that she will exhaust all the legal remedies that are available to her. If it is denied, that is not the end of the road for us. And certainly, it does not spell the end of Governor Garcia's term. Let us not forget that the penalty imposed by the Office of the President is not removal from office. It's merely suspension of her functions in the office of the governor. Ang sabi ni Acting Governor Agnes Magpale, hindi raw sa pilitang papalayasin si Garcia sa Kapitolyo. I'm just so focused in doing my job and I'm trying my best not to be waylaid because of her presence there. So, magpapatuloy po yung pasensya niyo? Ang alin? Kaya hanggang kailan po magpapatuloy? Ang patience, mahaba ang pasyensya ko eh. Kasi total nagagawa ko naman yung dapat gawin. Sa ngayon daw, pinag-aaralan nila kung paano ginastos ang pondo ng lalawigan at kanilang binubusisi ang mga libro ng Cebu. Sinulatan daw ni Magpale ang Department of Finance para palitan ang nagsisilbing provincial treasurer ng Cebu sa ilalim ni Garcia, si Roy Salibre. Dahil si Umonoy, hindi malinaw na pagtutugma sa pondo ng probinsya. Merong pagkaiba. There was a discrepancy sa sinabi niya yung babayaran namin. We asked him if this is net of that. And then, so, I'm not accusing naman ha. No? Gusto ko lang ang tunay. And I think this cash examination will give me the real picture. That provincial treasurer has been there for all the 3 terms that I have served, but even for all the 3 terms that my own father had served. He has been around and there has never been a COA audit observation about any irregularity. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Salubre, pero bigo kami. Maki, Mike, balik naman sa normal ang operasyon dito sa Kapitolyo. No? Bagamat may mga membro pa rin ng Regional Public Safety Battalion ng PNP, pero mangilan-ilan na lamang. Pero patuloy pa rin tayo mag-aantabay sa kikanali ay abangan ang susunod na kabarata. Maraming salamat, Michael Fahatin.